Sa loob ng 8 araw na paghahain ng mga Certificates of Candidacy o COC para sa eleksyon 2022, umabot sa 83 naghain ng COC sa pagkapangulo at 23 naman sa pagkapangalawang pangulo. For the record, mga ka-Stand for Truth, sino-sino nga ba ang nag-file ng kanilang mga COCs para maging presidente at maging vice-presidente? Kahapon, matapos i-anunsyo ang pagtakbo sa pagkapangulo, nag-file na rin ang COC si Vice President Lenny Robredo. Magiging running mate niya si Senator Francis Kiko Pangilinan. Nauna na rin nag-file ng COC sa pagkapangulo si Senator Manny Pacquiao, Senator Ping Lacson, Manila Mayor Isko Moreno, at dating Senator Bongbong Marcos. Pagka-vice-presidente naman ang inihain ni na Dr. Willie Ong, nakatandem ni Moreno, Senator Tito Soto, nakatandem ni Lacson, Representative Lito Atienza na running mate ni Pacquiao, at Senator Bongo. Nag-file din ng kanyang COC para sa pagka-presidente si Senator Ronald Bato de la Rosa. As of 5 p.m. October 8, umabot sa 83 naghain ng COC sa pagkapangulo at 23 naman sa pagkapangalawang pangulo. 112 na senatorial aspirants at 225 para naman sa party list. Pero bago maging opisyal na kandidato ay dadaan pa ito sa pagsusuri ng COMELEC. Maraming independent candidates unlike before. Tapos itong mga presidente candidates expected naman. Kailangan po matapos na yung balota namin ng December 15. Kaya lahat po ng petition na cancellation ng COC tsaka disqualification ay siguradong will keep us busy, the commissioners, so that we can finalize the ballot by December 15. Kung kayo ang tatanungin ng ka-Stand for Truth sa dami ng problema ng ating bansa, ano ang dapat unahin ng uupong bagong pangulo? Narito naman ang sagot ng ilan natin mga ka-Stand for Truth.